Ma'am Sinaida, magandang hapon po sa inyo. Ayun, marami sila. Magandang hapon po! Ma'am, hindi pa po. Anyway, salamat po ma'am sa pagbati, pero hindi pa po tayo senador. So Nay, ang inyong reklamo ay yung mabahong pagawaan ng tusino dyan sa inyong lugar, yung Goodwill Opo. Plant. Okay? At matagal na po na problema ito. Opo. At ito po ay naiparating nyo na po sa may-ari ng planta o sa mga taga-planta at naiparating nyo na po sa barangay. Opo. Ano po ang naging tugon nila, Nay? Ang sabi po, ipaayos. Aha. Bigyan sila ng 2 weeks, di ba? Ay, ang ngayon po mag-iisang taon na po, wala pa din pong aksyon naman. At bakit daw po... po yung mabahong amoy. At bakit daw po malangsa? At bakit mabaho, Nay? Gapo na yung ano po, yung mga baboy na dinadala dito sa planta. Ano to, mga patay na baboy? Yung, I mean, double dead meat? Ang kanilang mga pinoprocess? Opo, yung ginigiling po dito. Okay, may nagtanong paano naging mabaho. Eh, yun nga ang tanong ko kaninang kinanay, tanong ni Angela, paano naging mabaho. Eh, baka double dead meat. Ngayon po, nagbi-video call po tayo ngayon, ang baho eh. Mr. Willie Ang, manager ng Goodwill Plant. Sir Willie? Yes, sir. Okay, sa kabilang linya, Sir Willie, mga residente po dyan sa inyong narinig lugar. Narinig ko yung sinasabi niya, hindi ho totoo ang double meat. Hindi ho double meat yun. Hindi Monterey double... po ako. Monterey po kami. May meat planted. Hindi mo namin kami magpapakasira. Monterey kayo? Opo. Okay, kung Monterey kayo, dapat sumusunod kayo sa mga patakaran. Alam ko, Monterey is following high standard of yung pagpapagawa ng kanilang process meat. Yes. Pero bakit po mabaho? Yung ano lang inaamoy na kasi, yung mga yung basura lang, yung pinagano, i-relocate ko na lang po yung basura. I-relocate kasi mo? Hindi naman, maski pumunta po kayo, hindi naman, wala naman kayong, napaka-ambango ng planta namin pag pumasok po kayo. Mabango ang planta? Opo. Okay, pwede ba bukas, sir, sasamahan ko kayo doon sa planta, tapos ngayon, kung nasaan yung tambak ng mga basura, eh, kayo po, ilalagay ko doon, tatakpan ko kayo ng karton, tapos singut-singutin mo yung amoy ng basura. Okay ba sa'yo? Opo, pwede. Nasaan po kayo ngayon? Ah, dito pa ako sa Quezon City, pero pupunta po kami diyan. Hindi ako nagbibiro. Kasama po si Chairman para singutin niyo po yung baho ng inyo po mga basura. Opo. Sino po to, sir? Sino ay, sorry po, sir. Si Raffy Tulfo po ito, Sir Willie. Ah, si Raffy Tulfo. Opo, sorry, Sir Willie. Pupunta kayo rito. Sige po, punta kayo rito. Tingnan niyo yung planta namin. Okay. Pero first things first, Sir Willie, yung pong masangsang na amoy na ikaw mismo nagsabi na siguro ang naamoy nila yung basura na lilinisin niyo naman, eh bakit, sir, isang taon na yan? Hindi pa rin nalilinis. Isang taon, sa totoo lang, wala naman akong naaamoy. Pupunta ako kanina doon. Wala naman talaga eh. Ma'am Sinaida. Opo. Ang sinasabi ni Mr. Willie Ang, yung manager ng Goodwill Plant, eh mabango naman daw yung kanilang planta at wala siyang naaamoy. Dito po. Senator, ano po, doon po sa loob ng kanilang planta, wala po kami reklamo na yun ni marumi. Ang sinasabi nga po namin sa owner, si Sir Willie, magpadala siya ng tauhan dito sa amin o tumigil na kahit mga 30 minutes kung makakatiis sila sa baho. Yun lansang naamoy namin. Okay, yun lansang ba yun, Nay? Yun ba yung sinasabi ni Mr. Ang na basura, yung mga tambak na basura sa paligid ng planta? Senator. Sir Willie. Ang ganito, kasi yung... Hindi ko alam kung ano sinasabi niyang ano, kasi konting maingay lang nagre-reklamo siya. Wala naman actually, pumunta ako kanina, kasama ko siya kanina, nag-usap kami. Sabi ko, wala na namang mabaho, meron lang occasional, siguro yung basura nga nasa isip ko. Yung sinasabi niya, 1 year yon, pero nag-complain siya, ang kausap namin yung Department of Health, DOH nga po, yung kesami po, yung wall namin, pinataasan namin, yung chimney, pinataasan namin. Mm-hmm. Kasi yung mismong border namin ay STP. Yung STP po, kasi diba, alam niyo naman po, pagka ang nasa planta requirement, STP paglabas ng tubig namin, malinis na. Nagtitreat kami ng good bacteria, ng mga pulot. Okay. Kaya wala naman maaamoy doon talaga. Eh, pero ano itong naamoy nila, Sir Willie, kung ganun? Kayo nga po, kasi si Kapitan Barangay, wala naman masyadong naamoy. Nakapasa nga kami nasa... So ibig sabihin, ito po mga residente, naguguni-guni lang. Kumbaga, gumagawa-gawa ng istorya. Kasi ang hirap. Hindi naman di ko alam sa kanya din kung ano naaamoy niya. Okay. Hindi lang po isa, sir, ang nagreklamo.
Marami po sila, sir. So, ibig sabihin, lahat po ng ito, gumagawa-gawa lang po ng istorya. Ay, hindi ko alam kasi hindi naman mga taga-roon yung mga nagre-reklamo. Nakita namin mga nakapirma. Kumbaga, hindi ko alam, baka kulang lang sa lambing yan. Ay, maski kayo tumingin bukas. Sandali po, kulang sa lambing, sir. Define kulang sa lambing sa iyong bukabularyo. Hindi ko alam. Ay, kasi matandaan na rin po. Kasi siguro... Senator po, kasi po, ngayon po, naamoy po namin yung amoy malansa po talaga. Pag po nawawala yung malansa, amoy burak naman po. Talagang mabaho po, masakit sa ilong. Okay, very good. Very clear na sa akin ngayon. Mayor Egay San Ito Luis. Po, nandito nga po kami ngayon sa likod dito sa bahay ng ni Ma'am Sally Tobias. Ito po, halos hindi na nga kami nahinga sa amoy dito ngayon. Kahit magpapunta dito ngayon ng tao, maaamoy nila. Okay. Exaggerated naman. Kaling ako dyan kanina, wala naman ako nakaamoy eh. Baka may problema yung ilong mo, sir. Pa-operahan mo na yan, Mr. Ang. Palagay ko may problema yung ilong nyo. Mayor Egay San Luis, magandang hapon po. Magandang hapon po. Mayor, nagreklamo po yung mga constituent ninyo. Ay nireklamo po itong Goodwill Plant na saksakan daw po ng baho. Yun po yung nireklamo na noong... Siguro bago mag-kampanya, pinapuntahan ko po sa ating sanidad at saka sa environment. Opo. At tinesting naman po. Pero pa-iimbestiga ko po ulit. Baka mamaya meron talagang ilang findings po nung menro ko at saka nung pong sanidad nung una ay okay naman po. Eh, ngayon marami pong nagre-reklamo. So papupuntahan ko po muli at titingnan ko. Baka hindi lang po na... Kasi baka ang ginawa niyo po, sir, yung inyo pong taga-Menro, ang nag-in-inspection nila yung loob ng planta. Wala ho problema dun sa loob ng planta. Ang problema po yung nasa labas. Nasa labas. Opo, sige po. Papapuntahan ko po at patitingnan ko maigi kung ano po, patitigil ko muna yung operation. Ay, salamat po, Mayor, sir. Mayor, pwede ko bang ibigay yung number nyo dito sa mga nagreklamo para sila po irektang tatawag sa inyo at nang sa gayon, alam nyo po kung sinong... Pwede po rin silang magsadya sa tanggapan ko. Alam naman po nila ang opisina ko. Eh, nagpahinga lang po ako at katatapos ng eleksyon. Okay. Congratulations, pero, Mayor. Kayo po ulit ang nahalal na Mayor. Ano po? Opo. Congratulations pero, po, Mayor, sir. Po pwedeng pakibigay na rin po yung number ng nagre-reklamo at ako mismo ang pupunta ron. Ay, salamat. Sige po, Mayor. Kung pwede po sana, Mayor, ngayon, kung hindi kayo makapunta ngayon, maski mga tao nyo na lang po, Mayor, para makipagkita sa mga komplainant namin at mag-observe at mag-amoy-amoy. Kung talagang totoo ba o hindi yung sumbong. Ano po? Alam ko na po yung sinasabi nila, pero kinlear po yan nung aking menro noon at saka ng sanidad. Pero patitingnan ko po personal ngayong linggo. No? Pero sana Mayor, kung aking kahilingan ngayon po, kasi ngayon mismo naamoy po nila, sila po nasa labas ng kanilang bahay, naamoy nila. So mas maganda po, habang nandyan pa yung amoy, makapunta agad yung tao niyo po, Mayor, sir. Pagpupuntahan ko po kaagad ngayon. Ano? Ay, salamat. Sobrang thank you, Mayor. Thank you. Mabuhay po kay Mayor. Magandang hapon po, Mayor, sir. Thank you po. Salamat po. Ingat po. God bless Opo, po. Sir. Mr. Ang. Senator. Sir, Mr. Ang. Opo. Sige po, mag-inspeksyon po yung mga tao ni Mayor ngayon po mismo para magkaalamanan kung talagang totoo ang sumbong hindi. Salamat po, Mr. Ang. Magandang hapon po. Opo. Ma'am Sinaida. Salamat po. Opo. Opo. Nanay, ma'am. Opo. Ibibigay ko po yung telephone number nyo kay Mayor pagkababa nito. Tapos si Mayor, isang tauhan niya tatawag sa inyo para pupunta dyan at kausapin kayo at mag-amoy-amoy kung talagang totoo yung meron talagang baho. Opo. At kapag meron daw, sabi niya ipapasala daw niya ngayon mismo. Maraming salamat po. Opo. Wala nga naman po. Salamat po, ma'am. Nay, salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Magandang hapon po. Thank you po. Thank you po. Opo, ma'am. Opo, Nay. Okay. So, Odette, ibigay mo yung telephone number ni Ma'am Sinaida kay Mayor, ha? Okay. Approve. Solve na yan. Okay. Good assault.